Ang isang relasyon na wala ng pagmamahal ay hindi na dapat pa pinatatagal. Dahil sa paglipas ng mga araw, buwan o taon ay hindi lang pagmamahal ang mawawala, kung hindi pati na rin ang respeto para sa isa't isa. Dear Papa Dudut, minsan kapag nasaktan tayo ng sobra ay gugustuhin na natin na gumanti. Dahil akala po natin ay mababawasan ang sakit na nararamdaman natin ang dahil sa taong yon. Ang hindi natin alam ay maaaring mas may malalapang kapalit sa kagustuhan natin na makaganti. Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa mga kastorya natin na nakikinig ngayon. Ako po si Janus, 27 years old, taga Bulacan at nagtatrabaho bilang internal auditor. Nang maging girlfriend ko si Pauline noon ay meron na rin akong maayos na trabaho. Pinag-iipunan ko na nga rin ang pambili ko ng sarili kong bahay at nag-iisip na ako na pwede kong gawing negosyo. Kaya nga lahat na yata ng kailangan ko sa buhay ay naabot ko na. May maayos na trabaho, malaking savings sa bangko at masayang relasyon sa girlfriend ko. Kahit nga halos isang taon pa lamang ang relasyon namin, ay naisip ko na noon na siya na ang babaeng gusto kong makasama sa panghabang buhay. Dahil sa totoo lang, nasa kanyang lahat ng katangian na hinahanap ko sa isang babae na gusto kong mapangasawa. Kaya ginawa ko ang lahat para maging mabuting boyfriend ako sa kanya. Ako pa naman yung tipo na mahilig sa mga surprises at iba't ibang klase ng pakulo. Babe, thank you dito sa ginawa mong surprise party para sa naging promotion ko sa trabaho, ha. Sa totoo lang ay hindi mo naman na kailangan gawin to. Hindi mo na kailangang mag-set ng ganitong party kung saan magkakasama mga taong espesyal sa buhay ko, ang wika ni Pauline. Siyempre babe, gusto ko na makita nila kung gaano ako ka-proud sa mga achievement mo sa trabaho. Hindi biro ang ma-promote lalo na sa kumpanya ninyo. Sabi mo eh maraming sip-sip at palakasan sa trabaho ninyo pero nagawa mong umangat sa kanilang lahat. Sobrang nakaka-proud yun babe. Ang sabi ko naman. Plinano ko kasi na sorpresahin siya ng isang mini celebration sa bahay nila. Kasama ang mga importanteng tao sa buhay niya. Dumating siya sa bahay na patay ang mga ilaw at sa pagbukas niya nito ay sabay-sabay kaming sumigaw ng congrats bulin. Kasunod ang masayang mga palakpakan. Salamat talaga babe ha. Medyo naiyak ako sa surprise mo na ito. Pati sina Lola ay nagawa mong dalhin dito sa bahay namin kahit na ayaw talaga niya na bumabiyahe. Alam mo eh napakaswerte ko talaga sa iyo babe. Naluluhang wika niya. Mas maswerte ako dahil ako ang pinili mo babe. Alam ko naman na hindi biro ang naging relasyon ninyo ng ex-boyfriend mo. 4 na taon yon laban sa 2 buwan na pagkakaibigan natin. Pagbabalik tanaw ko sa naging karelasyon niya bago ako. Kahit 2 buwan lang yon, pinatunayan mo naman sa akin na ikaw ang mas karapat dapat na piliin ko. Pinaramdam mo sa akin ang totoong pag-aalaga at pagmamahal. Kung hindi nga siguro kita nakilala baby, baka hanggang ngayon, nakakulong pa rin ako sa toxic na relasyon namin ni Jeff, ang wika naman niya. Kaya nga siguro tayo pinagtagpo ng tadhana para iligtas kita mula sa magulong relasyon ninyong dalawa. At para maramdaman mo kung paano alagaan ng tama at mahalin ng totoo. Tugon ko naman sa kanya. Papa Dudut, medyo marami rin ako naging ex-girlfriend noong nag-aaral pa ako hanggang sa may regular na nga akong trabaho. Pero sa lahat ng mga nakarelasyon ko, si Pauline talaga ang pinakaminahal ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, hindi naging madali ang umpisa ng relasyon naming dalawa. Meron kasi siyang boyfriend nang magkakilala kami at maging magkaibigan. Pero medyo toxic na rin ang relasyon nila noon dahil sa ilang beses na niyang nahuli na nambababae ang ex-boyfriend niya. Ilang beses niya na rin itong pinatawad at sa ilang beses na yon
Ako ang palagi niyang kinukwentuhan at nilalabasan ang bigat ng nararamdaman niya sa mga isyo nila ni Jeff. Hanggang sa maramdaman na nga lang namin na mahal na namin ang isa't isa. Doon na kami nagkaroon ng tago at maling relasyon. Pumayag ako na maging pangalawa noon dahil ang sabi ni Pauline ay naguguluhan pa siya sa nararamdaman niya para sa aming dalawa ni Jeff. At sa awa ng Diyos ako ang pinili niya sa huli at tinapos na niya ang relasyon nila ni Jeff. Pero hindi pa pala yon ang katapusan ng pagsubok sa relasyon namin ni Pauline, Papa Dudut. Mahigit isang taon na kaming magkarelasyon noon nang mapansin ko na may nagbago sa mga kilos niya. Bigla na lang kasi siyang nanlamig sa akin kapag yayayain ko siya na mag-date kami ay palagi siyang may dahilan para hindi makapunta. Madalas din na mainit ang ulo niya sa tuwing magkasama at magkausap kaming dalawa. Hinayaan ko lang siya noong una, Papa Dudut, dahil iniisip ko na baka nag-a-adjust pa lamang siya sa bagong posisyon niya sa trabaho. Hanggang sa isang araw na pareho kaming walang pasok sa trabaho. In-invite ko siya noon na manood kami ng sine pero nagdahilan siya na may lakad sila ng kapatid niya. Ang sabi niya ay aasikasuhin niya ang mga requirement na para sa insurance ng parents niya. Nag-offer ako na sasamahan sila pero hindi siya pumayag, Papa Dudut, dahil ayaw niya raw makaabala sa rest day ko. Hindi talaga ako mapakali ng araw na yon kaya nag-decide ako na pumunta sa bahay nila. At sa labas ng bahay ay nakita ko na kausap ni Pauline ang ex-boyfriend niya na si Jeff. Hindi na ako nakapagpigil pa at sumugod na ako sa kanila, Papa Dudut. Sinapa ko ang ex-boyfriend niya at nang awatin ako ni Pauline ay doon ako mas lalong nainis at naglakad na palayo mula sa kanila. Kagad naman akong hinabol ni Pauline at nang tanungin ko siya kung kailan niya pa ako niloloko ay hindi kagad siya nakasagot. Umiyak na lamang siya nang umiyak noon sa harapan ko. Ano? Iiyakan mo na lang ako dito? Kung hindi mo kayang sagutin ang tanong ko, mabuti pa ay tapusin na natin ang pag-uusap na ito. Pigil ang mga luha na wika ko. 2 buwan. Halos 2 buwan na mula nung unang beses na nakita ulit kami. Nakipagbalikan siya sa akin pero hindi ako pumayag. Palagi niya akong tinatawagan at pinupuntahan sa opisina sa tuwing hindi mo ako nasusundo. Hanggang sa bigla na lang ako naguluhan sa nararamdaman ko pagtatapat ni Pauline. Kaya binalikan mo na lang siya kahit tayong 2 pa. Ayos ka rin, no? Sanay na sanay ka talagang namamangka sa 2 ilog. Napapailing na wika ko. Hindi naman sa ganun, Janus. Oo, naguluhan talaga ako sa nararamdaman ko kaya pumayag ako na magkabalikan kami ni Jeff pero narealize ko rin na ikaw talaga ang mahal ko. Kaya nga tinapos ko na rin kaagad ang kung ano man ang namamagitan sa aming 2. At kaya siya nasa bahay kanina dahil gusto niya na siya ang piliin ko, pag iyak pa niya. E di siya na lang ang piliin mo, total nakipagbalikan ka naman sa kanya, hindi ba? Sigaw ko. Janus, ikaw nga ang mahal ko. Ikaw lang talaga. Maniwala ka naman sa akin. Pinagsisihan ko na talaga ang mga nagawa ko. Ayokong mawala ka sa akin. Please Janus, patawarin mo na ako. Pakiusap pa niya. Hindi ko alam, Pauline. Hindi ko na alam kung kaya ko bang palampasin to. Mahinang tugon ko. Papa Dudut, sobrang nasaktan ako noon sa ginawa ni Pauline. Hindi ako makapaniwala na kaya niya akong lokohin at isabay sa ex-boyfriend niya. Ang ex-boyfriend niya na ilang beses siyang sinaktan bago kami magkaroon ng opisyal na relasyon. Ang nasa isip ko noon ay kung naguguluhan na pala si Pauline sa nararamdaman niya. Para sa akin ay bakit pinatagal pa niya ang lahat sa relasyon naming 2? Bakit kailangan niya pa na pagsabayin kami ni Jeff? Wala na rin talaga akong balak noon na patawarin siya, Papa Dudut. Pero nang lumuhod siya at halos magmakaawa ay unti-unti na rin lumambot ang puso ko. Balak ko na talaga siyang iwanan na umiiyak. Pero hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na alalayan siyang tumayo. Sinabi ko sa kanya noon na huwag na siyang umiyak dahil pinapatawad ko na siya.
Mahal ko talaga si Pauline, Papa Dudut, kaya kahit napakasakit ng ginawa niya sa akin na panloloko ay tinanggap ko siya at nagkabalikan na kaming dalawa. Papa Dudut, sa pangalawang pagkakataon ay ako ang pinili ni Pauline at muli niyang tinapos ang kung anuman ang namamagitan sa kanila noon ni Jeff. Hindi ko naman na ulit nakita si Jeff sa bahay o opisina ni na Pauline at nangako si Pauline na kahit kailan ay hinding-hindi na niya ito kakausapin, pero kahit nagkabalikan na kami ni Pauline noon ay hindi naman kaagad bumalik ang tiwala ko sa kanya. Hindi pala ganun kadali na ayusin ang isang relasyon na nasira ng dahil sa panluloko, Papa Dudut. Mula nga kasi na magkabalikan kami ni Pauline ay palagi na akong naghihinala na meron siyang ginagawa na panluloko sa akin. May mga oras pa noon na pinapakialamanan ko ang cellphone niya sa tuwing naiiwan niya ito sa tabi ko. Tinitingnan ko kung sino ang mga huling katawagan o katext niya. Alam kong mali pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Wala naman akong nakita na anumang kakaiba o kalokohan sa cellphone niya at hindi rin ako nahuli ni Pauline na chinecheck yon. At sa paglipas nga ng mga araw, Papa Dudut, nag-decide na ako na unti-unti ko nang ibalik ang buong tiwala at pagmamahal ko kay Pauline. Janus? Oy Janus, ikaw nga. Wika ng lalaking lumapit sa akin habang kasama ko si Pauline na kumakain sa isang restaurant. Uy, Kian! Pangingilala ko sa kanya. Oo, ako nga. Akala ko hindi mo na ako makikilala, nakangiting sabi niya. Pwede ba naman yon? Ikaw ang nag-iisang tropa ko nung nasa elementary tayo. Oo nga pala, si Pauline, girlfriend ko. Babe, si Kian, best friend ko nung nasa elementary pa lamang ako. Pagpapakilala ko sa girlfriend ko. Hi Pauline, nice to meet you. Ang wika pa ni Kian. Nice to meet you too, Kian. Tugon naman ni Pauline sa kanya bago ito nagpaalam sa akin na pupunta muna sa restroom. Janus, siya ba yung girlfriend na palagi mong kasama sa mga picture na pinupost mo sa Facebook? Mas maganda pala siya sa personal ah. Hindi ba matagal na rin kayong magkarelasyon? Pag-usisa pa ni Kian. Medyo mahigit isang taon na rin kasi kami. Tugon ko naman. Medyo matagal na nga. Naku pare, kung ako sa'yo, huwag mo nang pakawalan yan. Ang ganda eh. Saka ang sexy. Bulalas pa niya. Sinabi mo pa. Kaya nga ang daming gustong umagaw eh. Ikaw ba Kian? May girlfriend ka rin ba ngayon o may asawa ka na? Tanong ko sa kanya. Wala pare, zero ang love life ko ngayon. Nag-focus kasi talaga ako sa trabaho mula nang umuwi ako dito sa Pilipinas. Kaya ayun, wala na ring oras na makipag-date. Tugon niya. Marami pa siyang kinuwento tungkol sa mga naging trabaho niya. At nang makabalik si Pauline sa lamesa ay nagpaalam na rin si Kian na aalis na. Papa Dudut, malapit talaga kami sa isa't isa ni Kian noong mga bata pa lamang kami. Nang mag-high school kasi kami ay lumipat na sila ng tirahan at nawalan na kami ng komunikasyon. Nagkausap lamang kami ulit nang i-add niya ako sa Facebook nung nasa college na ako. Nagkikita at nagkikwentuhan pa kami noon pero nang umalis siya ng bansa ay hindi na ulit pa ang pagiinuman namin dahil naging busy na rin ako. At nang magkita nga kami ulit sa restaurant na yon ay minessage niya ako sa Facebook ng gabi ring yon. Niyayaya niya ako na mag-inuman kami na hindi ko naman tinanggihan pa. Marami kaming napag-usapan noon, Papa Dudut, tungkol sa buhay single niya at tungkol sa buhay ko. At ng girlfriend ko na si Pauline. Nasundan din ang pagkikita namin na yon at minsan pa nga ay kasama si Pauline. Nakita ko naman kasi na magkasundo rin silang dalawa. Naging maayos na rin ang lahat sa amin ni Pauline, Papa Dudut. Dahil gusto ko na rin talagang ayusin ang relasyon naming dalawa, ay tinanggal ko na sa isipan ko na lolokohin niya ulit ako. Pero Papa Dudut, hindi ko alam kung bakit kailangan na paulit-ulit kaming subukin ng tadhana. At ang mas hindi ko maintindihan ay kung bakit paulit-ulit ang pagsubok na dumarating sa aming relasyon.
o baka nga hindi na pagsubok ang nangyari na yon. Baka sign na yon para tuluyan na akong sumuko sa relasyon namin ni Pauline. Minsan kasi ay dinalaw ko si Pauline sa bahay nila, Papa Dudut. Ang mami niya ang naabutan ko pero pinatuloy na ako nito sa loob ng bahay dahil naliligo daw si Pauline. Nang pumasok sa kusina ang mami ni Pauline ay sakto namang nag-ring ang cellphone ng girlfriend ko at nagtaka ko nang makita ko na si Kia ng caller. Kaya naman sinagot ko ang tawag na yon pero hindi kaagad ako nagsalita. Hello baby, tapos ka na bang maligo? Send ka naman ang picture mo sa akin oh. Nami-miss na kasi kita. Wala pa naman dyan si Janus, hindi ba? Baka pwedeng mag-video call naman tayo kahit sandali lang. Hello baby, bakit hindi ka nagsasalita dyan? Boses ni Kian ang nasa kabilang linya. Kaagad na tumaas ang lahat ng dugo ko sa ulo bago ako naglakas loob na magsalita. Dahil iniisip ko pa kung anong murang sasabihin ko sa iyong gago ka. Walang yaka Kian, ang dami-dami babae na pwede mong landiin, girlfriend ko pa talaga. Huwag ka lang talaga magpapakita sa aking hayop ka dahil babalikin ko talaga lahat ng buto mo sa katawan mo. Hindi makapaniwalang wika ko bago ko pinatay ang tawag na yon. Hindi nagtagal ay lumabas na rin si Pauline sa banyo na nakasuot ng pantalon at t-shirt. Gulat na gulat siya nang makita niyang hawak ko ang cellphone niya at sinabi kong nagmagandang loob lamang akong sagutin ang tawag sa kanya ni Kian. Janus, maniwala ka sa akin. Si Kian talaga ang makulit na text ng text at tawag ng tawag sa akin. Pero ikaw talaga ang mahal ko. Pilit na pagpapaliwanag ni Pauline. Ang lakas din naman ang loob mo na sabihin pa yan sa akin. Ang lakas ng loob mo na gaguhin ulit ako. At ako naman tong si tanga na naniniwala sa lahat ng sinasabi mo. Pauline, tama na nga. Tama na ang kadramahan mo na yan dahil kahit kailan, hinding-hindi mo na ulit mabibilog pa ang ulo ko. Galit na wika ko. Janus, please, sorry na talaga. Patawarin mo na ako. Ayokong mawala ka sa akin. Mahal kita, Janus. Mahal na mahal. Pakiusap pa niya. Ako rin naman eh. Mahal kita, Pauline, kaya nga ginusto ko na maayos ulit natin ang relasyon nating dalawa. Pero hindi pwedeng palagi na lang tayong ganito. Hindi pwede na palagi mo na lamang ako niloloko. Napapaluha at iling na wika ko. Magbabago na talaga ako. Hindi na ako gagawa ng kahit na anong mali sa relasyon nating dalawa. Janus, please. Mahal na mahal kita at ayoko talagang mawala ka sa akin. Please, Janus, patawarin mo na ako. Sorry talaga. Pagsusumamo pa niya sa akin. Sorry din, Pauline, pero hindi ko na kayang bigyan ng isa pang chance ang relasyon nating dalawa. Masyado nang masakit ng ginawa mo sa akin. Kaya tapusin na lang natin ang lahat ngayon. Tugon ko sa kanya. Papa Dudut, hindi po talaga ako makapaniwala na muling magagawa ni Pauline na lokohin ako. Binigyan ko na kasi siya ng isa pang pagkakataon at akala ko ay pareho na naming aayusin ang lahat sa relasyon naming dalawa. Oo, nagsimula kami sa maling relasyon. Pero hindi naman ibig sabihin noon na dapat ay paulit-ulit na niyang gawin ang naging pagkakamali niya. Isa pa ay seryoso talaga ako kay Pauline kaya nasaktan po talaga ako sa ginawa niya. Sa ginawa nila ng kaibigan ko na si Kian. At dahil alam ko rin kung saan nakatira si Kian, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na puntahan siya, Papa Dudut. Kumatok ako sa bahay nila at siya mismo ang nagbukas ng pinto. Dalawang malakas at magkasunod na suntok ang binungad ko sa kanya. Bala ko pa sanang dagdagan ang mga suntok na yon kung hindi lang umawat ang kapatid niya sa akin. Dumating din ang nanay niya at nagbanta pa na ipapabarangay ako kung hindi pa ako aalis sa bahay nila. Pero bago ako tuluyang umalis ay sinabihan ko si Kia na kalimutan na niya kung ano man ang naging pagkakaibigan namin noon. At huwag na huwag lang talaga na muling magkukrus ang landas namin dahil baka tuluyang ko nang mabasag ang bungo niya o madurog ang buto niya sa buong katawan niya. Sa dinami-dami naman kasi ng taong pwedeng makalandian ang babaeng mahal ko ay bakit ang kaibigan ko pa na malapit sa akin. Yun ang naging dahilan kaya doble ang sakit na dulot sa akin ang panluloko ni Pauline, Papa Dudut. Sobrang sakit talaga dahil sobrang minahal ko rin po talaga siya.
Papa Dudut, hindi sumuko si Pauline sa pagsuyo sa akin. Pinupuntahan niya pa ako noon sa bahay o trabaho ko. Hinihintay niya na lumabas ako at sa kanya ako lalapitan upang subukan na kausapin. Palagi ko naman siyang iniiwasan at pinagtatabuyan. Hindi ko rin sinasagot ang mga text, tawag o chat niya sa akin. At dahil hindi ko nga siya kinakausap ay sa chat na lang din niya nagawang magpaliwanag papadudot. Sinabi niya na si Kian ang nag-add sa kanya sa Facebook at kinuha ang cellphone number niya. Si Kian din daw ang nag-first move na lumandi sa kanya. Hanggang sa magkapalagayan ng araw sila ng loob at in-entertain na niya ang paglalandi sa kanya ni Kian. Pero sigurado raw talaga siya na ako ang mahal niya. Nagawa niya lang daw na i-entertain si Kian dahil natutuwa siya dito. Yun lang at wala nang iba pa na malalim na dahilan. Humingi na rin siya ng tulong sa mga common friend namin o sa pamilya ko para makausap ako, pero nagmatigas talaga ako na iwasan siya. Nang panahon na yon ay namimiss ko na rin siya, Papa Dudut. Pero masyado talagang masakit ang ginawa niyang panluloko sa akin. Hindi lang kasi isang beses yon, dalawang beses niya akong niloko at sinaktan. Pero Papa Dudut, pagkatapos ng ilang linggo na panunuyo ni Pauline sa akin, ay pumayag na rin ako na magkabalikan kaming dalawa. Magulo pa talaga ang isip ko noon, pero dahil na rin sa pangungumbinsi sa akin ng mga common friend namin, muli kong sinubukan na ibalik ang tiwala ko sa kanya para maayos ang relasyon naming dalawa. Ayun nga lang ay nagsimula nang maging malamig ang pakikitungo ko sa kanya. Ano naman ba ang dahilan kung bakit ka na-late? Na may banggaan na naman na nangyari? Na may nag-away na naman doon sa dinadaanan ng sinasakyan mong taxi? O baka naman yung sinasakyan mo mismo ang nasiraan sa gitna ng kalsada? Inis na sabi ko nang late na dumating si Pauline sa date namin. Hindi na tuloy namin masisimula ng pelikula na plano naming panoorin ng araw na yon. Na-traffic lang talaga ako, babe. Late na rin kasi ako nakaalis ng bahay kasi hindi ko kaagad nabasa ang text mo. Kung hindi ka nga tatawag eh, hindi ko malalaman na may text ka pala at nagyaya ka na manood ng sine ngayon. Malumanay na sagot niya. Oo, at sinabi mo na makakarating ka bago mag alas 11 ng umaga dahil 11 a.m. ang showing ng panonood natin dapat ngayon. Anong oras na, Pauline? 11:14 na. Sana kas talaga sinabi mo na lang na malilate ka para hindi ko na tinuloy ang lakad na ito. Inis na wika ko. Pwede pa naman tayong humabol sa pelikula na gusto mong panoorin, suggestion niya. Ano yun? Magbabayad tayo ng buo sa movie ticket tapos hindi natin mapapanood ang buong pelikula? Naiiritang sabi ko pa. Ano lang, babe? Panoorin na lang natin yung susunod na schedule ng pelikula. Muling suggestion niya. Pauline, 6 p.m. pang susunod na schedule ng pelikula na yon. Anong gagawin natin ng 11 hanggang 6 p.m? Lilibutin ang buong mall na ito ng paulit-ulit para lang magpalipas ng oras? Ewan ko sa'yo. Kung hindi ka lang talaga na-late, edi sana nag-i-enjoy na akong manood ng movie ngayon. Kung bakit naman kasi niyaya pa kita. Dapat nanood na lang ako mag-isa ng movie ngayon. Nakakainis. Nababad trip na wika ko. Papa Dudut, pakiramdam ko talaga ay pumayag lamang ako na magkabalikan kami ni Pauline. Hindi dahil sa mahal ko pa siya. Kung hindi dahil gusto ko lang na gumante sa kanya dahil mula nang magkabalikan kami ay hindi na naging maganda o maayos ang pakikitungo ko sa kanya. Kapag nalilate siya sa date namin ay sobrang inaaway ko talaga siya. O kaya naman ako ang nagpapalate sa mga date namin at madalas pa nga ay hindi ko siya sinisipot. Pinaghihintay ko muna siya ng matagal bago ko siya i-text o tatawagan para sabihin na hindi ako makakarating. Hindi lang yon ang ginawa ko para makagante sa kanya, Papa Dudut. Nagsimula na rin ako lumandi ng ibang babae at nagchat-chat ako sa mga dati kong kaklase o katrabaho na alam kong pwede kong i-date. Ginagawa ko yon kapag magkasama kami ni Pauline at hindi niya nakikita ang screen na hawak kong cellphone. Minsan pa nga ay yun din ang dahilan kung bakit hindi ako sumisipot sa mga date naming dalawa. Dahil sa halip na si Pauline ang puntahan ko, ang date ko sa ibang babae ang sisiputin ko. Nakahide na rin ang relationship status ko sa Facebook pati na rin ang mga picture namin na magkasama ni Pauline.
para hindi makita ng ibang babae na may girlfriend pa rin talaga ako. Nakaka-guilty ang ginagawa ko noon pero alam ko naman na ginawa rin sa akin yon ni Pauline. At gusto ko lang iparamdam sa kanya ang panluloko na ilang beses niyang ginawa sa akin, Papa Dudut. Ang totoo ay hinihintay ko na nga lang din talaga noon na makipag-break si Pauline sa akin, Papa Dudut. Dahil habang tumatagal ang relasyon namin ay mas hindi nagiging maganda ang pakikitungo ko sa kanya. Pero matatagpo talaga siya at sinabi niya na hindi siya bibitaw hanggang sa bumalik ang buong pagmamahal ko para sa kanya. May isang beses din noon na sinadya kong kalimutan ang lakad naming dalawa, Papa Dudut. Naghihintay na siya noon sa isang restaurant at tinext ko na lamang siya na umuwi na lamang siya dahil hindi na ako makakarating. Sinabi ko na nawala sa isipan ko ang lakad namin at kagigising ko lamang ng oras na yon. Kahit ang totoo ay nasa isang restaurant din ako at naghihintay sa ibang babae na kadate ko sa gabi na yon. Nakatanggap ako ng ilang tawag mula sa cellphone number ni Pauline pero hindi ko yon sinasagot. Inenjoy ko na lamang ang oras na kasama ang kadate ko na si Ira. Alam mo, hindi ka pa rin nagbabago. Ganyan na ganyan ka pa rin magsalita kahit nung nasa college pa tayo. Napakabulero, nakangiting sabi ni Ira. Uy, nagbago na ako ah. Pero mas magbabago ako kung magiging girlfriend kita. Ipapakita at papatunayan ko sa'yo na hindi na ako chick boy na Janus na naging ex ng mga kaklase natin dati. Ang wika ko naman sa kanya. Masyado ka namang mabilis. Girlfriend ka agad? First date pa nga lang natin to, no? Siyempre, gusto ko na mas makilala muna natin ang isa't isa. Kasi ang tagal na rin natin hindi nagkikita eh, ang sabi niya. Doon din naman tayo papunta. Pero sige, ayos lang naman sa akin kahit na ligawan pa kita sa bahay ninyo. Para lang mapatunayan ko na seryoso talaga ako sa'yo. Tugon ko naman. Isang pambubola pa ang sinabi ko sa kanya nang biglang mag-ring ang cellphone ko. Ang akala ko ay sipulin lang ang tumatawag. Pero nagtaka ako ng number niya ng mami niya kaya nag-decide na akong sagutin ang tawag na yon. Nagpaalam ako kay Ira na saglit lang nalalabas ng restaurant. Hello tita, bakit po kayo napatawag? Tanong ko nang masagot ko ang tawag ni tita. Janus, nasan ka ngayon? Garalgal na boses na tanong ni tita. Nandito lang po sa bahay tita. Umiiyak po ba kayo? Janus, pwede bang pumunta ka ngayon dito sa ospital? Tanong ni tita. Nakaramdam na ako ng kakaibang kaba ng mga oras na yon. Ospital? Eh bakit po? Sino po bang nasa ospital? Tanong ko. Si Pauline, na-hold up siya sa taxi na sinasakyan niya pa uwi. Nanlaban siya sa hold up at nasaksak bago siya nakatalon palabas ng taxi. May mga tumulong sa kanya at naisugod siya dito sa ospital. Kanina pa kitang tinatawagan gamit ang cellphone niya pero hindi mo sinasagot. Kaya nagpa-load na lamang ako dito sa cellphone ko para tawagan ka ulit. Janus, please, pumunta ka na dito. Kailangan ka ni Pauline at kailangan ka ng anak ko. Halos humahagulhol na sagot pa ni tita. Opo tita, pupunta na rin po ako dyan kaagad. Magpakatatagpo kayo. Makakaligtas po si Pauline. Alam ko, naniniwala ko na makakaligtas siya. Pigil ang mga luha na wika ko naman. Papa Dudut, hindi na ako nagpaalam ng maayos sa kadate kong si Ira at nagmamadali na akong umalis para pumunta sa address ng ospital na ibinigay sa akin ng mami ni Pauline. At habang nasa biyahe ako papunta sa ospital ay sobrang lakas ng kaba sa dibdib ko. At talaga namang nagpipigil na rin ako na maiyak. Tahimik din ako nagdarasal noon na sana ay mailigtas mula sa kung anumang kapahamakan ng buhay ni Pauline. Sobra-sobra ako nagigilty noon dahil alam ko na ako ang may kasalanan kung bakit siya napahamak. Kaya halo-halo na rin talaga ang nararamdaman ko na mga oras na yon, Papa Dudut. Nang makarating ako ng ospital ay nasa emergency room pa rin si Pauline at patuloy na nakikipaglaban para sa buhay niya. Inabutan ko na umiiyak ang mami ni Pauline at kaagad niya akong niyakap nang makita ako nito. Hindi ko na nga napigilan na mga luha ko dahil hindi pa alam ni tita na dapat ay magkasama kami ni Pauline na mga oras na yon.
Ang kwento ni tita ay tumawag pa raw si Pauline sa bahay at sinabi na pauwi na siya. Nagsorry pa raw si Pauline kay tita dahil ginabi na siya ng uwi mula sa panonood ng sining mag-isa. Hindi binanggit ni Pauline kay tita na dapat ay magkikita kami sa isang restaurant. Hindi sinabi ni Pauline na hindi ko na naman siya sinipot sa date namin at walang ideya sina tita na ako ang may kasalanan kung bakit napahamak si Pauline. Papadudot, pagkalipas pa ng ilang minuto ay lumabas na ng emergency room ang isang doktor at sinabi niya sa amin ang isang napakasamang balita. Nawala na si Pauline at hindi na iligtas ang buhay nito. Masyado na raw kasing marami ang dugo ang nawala sa kanya at may mga internal organ din daw na tinamaan ng tatlong saksak na natanggap niya mula sa humold up sa kanya. Doon ako mas lalong naiyak, Papadudot. Naiyak ako sa galit, sakit, lungkot at labis na pagsisisi. Nagalit talaga ako sa sarili ko dahil hinayaan ko na lamunin ako ng pagiging makasarili ko. Hinayaan ko na lamunin ako ng galit na nararamdaman ko nang lokohin at saktan ako ni Pauline. Galit na nagpahamak sa babaeng minsan ay naging espesyal sa buhay ko. Dapat nung una pa lamang ay binigyan ko na ng isa pang pagkakataon ng relasyon namin ni Pauline at pinakitunguhan ko na siya ng maayos. Dapat ay hindi ko na siya paulit-ulit na pinaasa pa. At siguro ang isa sa mga pinakadapat ginawa ko ay hindi ko na dapat pang binalikan si Pauline para saktan at paghigantihan lamang. Papadudot, 4 na taon na po ang nakalipas mula na mangyari ang lahat ng ito sa buhay ko. Nahuli na rin kaagad ang taxi driver na nang hold up kay Pauline noon. Wala pang 1 linggo na nahuli ito ay nabalitaan na lang namin na napatay siya ng mga pulis dahil sa panlalaban daw na ginawa niya. 4 na taon na ang nakakalipas. Pero hanggang ngayon ay naiiyak pa rin ako sa tuwing naaalala ko ang pangyayari na ito sa buhay ko. Hindi ko na rin sinabi pa sa pamilya ni Pauline na ako talaga ang dapat nakasama niya ng gabing yon. Hindi ko sinabi na ako ang dahilan ng pagkamatay ng pinakamamahal nilang anak. Kaya hanggang ngayon ay may nararamdaman pa rin akong bigat dito sa dibdib ko dahil sa nangyari kay Pauline. At ang pagpapadala ko ng sulat sa inyo at pagbabahagi ng aking kwento ang paraan ko para kahit papaano ay mabawasan ang bigat dito sa dibdib ko. Dahil sobra ko na po talagang pinagsisihan ang lahat ng ginawa ko kay Pauline. Siguro nga ay hindi ko na maibabalik pa ang buhay niya at hindi ko na maibabalik pa ang araw na nasaktan ko siya dahil sa paghihiganti ko. Pero umaasa ako na kahit nasa kabilang buhay na siya ay magawa pa rin niyang patawarin ako sa naging napakalaking kasalanan na nagawa ko sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papadudot. Salamat po sa pagiging daan para makapagbahagi ako ng napakabigat na kwento ng buhay ko. Lubos na nagsisisi, Janus. Kahit gaano tayo nasaktan ng taong minsan na minahal natin ay hindi tayo dapat mag-isip o gumawa ng mga bagay na pwedeng makapanakit sa kanila. Walang space ang paghihigante sa mundong ito. Lahat kasi tayo ay dapat na marunong magpatawad at mahirap talaga sa umpisa, lalo na ang pagbibigay ng chance, pero mas mahirap na habang buhay mo nadalhin ang galit sa dibdib mo. Maraming salamat sa iyo, Janus, sa pagbabahagi mo ng kwento na talaga namang nag-iwan ng malaking aral sa iyo. Kagaya ng sinabi mo ay hindi na talaga maibabalik pa ang nakaraan, lalo na ang buhay ng taong minsan ay sobrang minahal mo. Pero sana'y dumating din ang araw na matanggap mo ang pagkawala niya at masabi mo sa pamilya niya ang katotohanan. Dahil pwede na yon ang maging daan para tuluyang mawala ang bigat na matagal mo nang dinadala dyan sa dibdib mo. Lahat naman tayo ay nagkakasala. At sa bawat pagkakasala, parating may kapatawaran na naghihintay basta marunong lamang tayong humingi ng tawad at tapat na magsisisi sa mga nagawa nating pagkakamali. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga.
Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.